Ganito pala ang pagtatanim ng kamote sakaling maliit lamang ang espasyo sa inyong mga lugar. Pwede kayong magtanim sa mga sako, lagyan lamang ng lupa at pwede na kayong magtanim ng mga kamote. At pwede rin pala kayong magtanim ng mga talong at ibang mga gulay gamit ang mga sako. Lagyan lamang po ito ng mga lupa upang pwede na kayong magtanim dito, mga kaibigan. Ayan po, meron po tayong okra dyan, mga kaibigan. Okra, talong, at kamatis, mga kaibigan. So maging sustainable po tayo, mga kaibigan. Matuto po tayong magtanim ng ating sariling gulay. Dahil alam po natin kapag tayo po ang nagtanim, ay sigurado po tayo na wala pong chemical na ginamit o walang pesticido na ginamit na maaring makasama sa ating mga kalusugan. Kaya naman, mga kaibigan, tayo po, ugaliin po natin magtanim ng ating sariling gulay, mga kaibigan. Yan po ay mga sili, siling panigang at siling pangmanginasal, mga kaibigan. Yan po, mga kaibigan. Dalawang klase po ng sili po yan. At may iba pang mga kamote dyan at alugbati. After ilang buwan, mga kaibigan, pwede na po tayong mag-harvest po dyan ng panggulay po natin. At sigurado po tayo, mga kaibigan, na wala pong pesticidong ginamit dyan dahil tayo po mismo ang nagtanim po dyan. Kaya ugaliin po natin magtanim ng ating sariling gulay, mga kaibigan, sa ating mga bakuran o kaya naman sa mga sako. Katulad po nito, mga sako po, lagyan po natin ng lupa. Yan po ay mga kamatis, mga kaibigan. At kapag namunga na ang mga seedlings nito, ay mapapaawit na lamang po ng bahay kubo. Ayan po, mga kaibigan, muli po. Maraming salamat sa inyong pagsama sa inyong Guru Beritero. Please like, share, and follow.